Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share about po ito sa napanood ko sa naging pahayag sa isang interview ni Amy Marcos, ni Senadora Amy Marcos ho mga ka-action, about po ito sa paninindigan niya na kahit nag-iisa na siya ay patuloy siyang maninindigan dito kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. Ano po ba itong klaseng paninindigan ni Senadora Amy Marcos ho mga ka-action? At alam niyo po ba, sa 8 senador na gustong ibalik ang confidential fund at intel fund ni Vice President Sara Duterte ay hindi po siya kasali. Ano po ang ibig sabihin palabasin ito? Gusto yata palabasin ni Amy Marcos na hindi siya sang-ayon. Hoy, kahit hindi ka po kasali, alam ho namin yan. Para lubos ho natin mga nawaan, panoorin na po natin ang nasabing payag. Sa lahat, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matilang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po! Ma'am, ba't niyo nasabi yan bigla? Yun ang malaking pagkakamali mo at yun ang buong akala mo. Nananatiling loyal kaya si Duterte sa mga Marcos? Oh, yun ang dapat mong alamin, Senadora Amy Marcos. Baka mamaya mamangha ka. Wala na sa posisyon ang kapatid mo. Kaya ang payo ko ho sa'yo, suriin mo ng mabuti. Baka ikaw lang ang nagiging loyal. At ang mga Duterte ay hindi na loyal sa inyo. Ituloy ho natin. Ang bigla. Wala lang. Sabi ko sa iyo, maintang ulo ko ngayong umaga eh. Bakit ma'am? Ano ho bang inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind as asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga. Ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay ng Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin, hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bardagulan na lang tayong lahat. Naku, huwag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way, di ba? Tama ba yun? So, opo. Base po dyan sa naging pahayag nyo, Senator Amy, ang ibig sabihin, unity pa rin ang uniteam. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang norte, solid pa rin ang south. So, bumbo pa rin ang Pilipinas, huwag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret. Secret na public secret. Bahala na kayo. Opo, opo. Sige po ma'am, so ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa dilubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin ay paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen! Amen! So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin ang pahayag sa one-on-one interview dito kay Amy Marcos ho mga ka-action. Alam mo Senadora, ang sarap pakinggan sa tainga. Oo. Nang sinasabi mong solid ang North, solid ang South. Pero hindi ho kami naniniwala na solid ang South. Oo. Parang sinasabi mo kasi na ang buong Pilipinas ay solid ang suporta sa administrasyon ngayon.
Oo, ang tamang sagot ho doon, hindi ko po alam kung solid pa rin ang North or ang South. Eh kahit nga po dyan sa Norte, hindi na po solid. Eh dito nga sa aming programa dito sa programang The Action Man sa tanghali, maraming taga-Norte ako na taga-suporta. Oo, paano nyo po masabi ang solid pa rin ang North sa mga Marcos? Diba? At tama yun, hindi mo po alam kung solid pa ang Uniteam. Hindi, wala na pong solid na Uniteam ngayon, ma'am. Sa totoo lang, Madam Senadora Amy Marcos. Hindi na po solid ngayon. At wag mo nang isali ang South. Kahit mismo dyan sa distrito nyo, hindi na solid. Di ba? Ang sarap sana pakinggan na maging solid ang buong Pilipinas, mapa North at mapa South. Napakasarap pakinggan. Pero paano po maging solid o magkaisa ang bawat Pilipino kung marami po ang nagugutom sa pamumuno ng iyong kapatid? Sige nga po, sa tingin nyo po ba magiging solid po ba? Pero kung yun po ang pananaw nyo na solid pa rin, wala po kaming magagawa. Pananaw mo po yan. Pero ang pananaw ho namin, Madam Senadora Amy Marcos, hinding-hindi na po solid ang sinasabi mo kahit dyan sa Norte, hindi na ho solid sa Marcos. Kahit mag-live pa po tayo dyan pag-survey, kung solid, kung puro Marcos ba yan? Di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping knog, in-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. A beautiful